Ganito ang sitwasyon ng mga presong nakapiit sa MPD Station 9. Ang mga preso pwede nang magkapalit ng mukha sa sobrang siksikan. Marami sa kanila may mga sakit sa balat tulad ng pigsa. Pero ang ilang preso mas malala pa ang natamong karamdaman. Gaya na lang ng cellulitis na tumama sa isang inmate na si Fredo na nagpapagaling na ngayon sa ospital. Ang cellulitis sa isang uri ng skin infection na dulot ng ilang uri ng bakterya na pumapasok sa sugat o iba pang opening sa balat. Nagdudulot ito ng paumula, pamamaga at pananakit ng balat. Ang mga risk factors noon para makuha is pag may mga open wounds or yung mga nasugatan, mga organismo na nagkukos noon ng necrotizing fasciitis, kumbaga polymicrobial. Kung hindi raw ito agad gagamutin, maaaring lumala ang cellulitis at kalaunay magiging necrotizing fasciitis o flesh-eating disease. Ito yung sakit kung saan mistulang kinakain ng bakterya ang mga tissue sa ilalim ng balat. Kaya nagmistula itong nabubulok. Ganito ang nangyari sa inmate na nagmula rin sa MPD Station 9 na inilipat sa Manila City Jail at namatay kinalaunan. Aminado ang liderato ng Station 9 na congested o sobra sa kapasidad ang bilang ng mga detainee sa kulungan. Pero gate nila, hindi nila pinapabayaan ang mga preso. Yung sanitation program po, regularly ginagawa po natin yan. Bago natin idala doon sa nearest hospital, no? Yan yung paglilinis ng sugat para kahit papano ma-disinfect. Sa kanila namin malalaman kasi mahirap pong hulaan kung ano yung eksaktong nararamdaman nila. Ayon sa National Capital Region Police Office, kulang-kulang 5 metro kwadrado ang mainam sanang espasyo kada preso. Pero higit pa raw sa doble ng kapasidad ang congestion ngayon sa mga selda sa Metro Manila. Aminado ang NCRPO, hindi na nito kayang tugunan pa ang problema sa kalusugan ng mga nasa loob ng selda. What we can do is to coordinate with the local department, health department ng ating LGU para kami matulungan dahil on our own, eh hindi naman namin pwedeng gamutin yung mga yan. Ngayong araw, nagsagawa ng general cleaning sa buong pasilidad ng MPD Station 9. Pares-pares na inilalabas ang mga detainee mula sa kanilang selda at pinaakyat sa balkonahe ng police station. Sinabayan na rin ang paglilinis ng medical check-up ng mga inmate sa pangunguna ng mga doktor mula sa MPD headquarters. Isinailalim sa lockdown ang buong pasilidad para maiwasang may makatakas. Aabo sa 100 ang mga detainee na nagsisiksikan sa pasilidad ng MPD Station 9 na nakadesenyo para lamang daw sa 4 hanggang 60 inmates. Paglilinaw ng Station 9, regular nilang ginagawa at dati nang nakaschedule ang cleanup at check-up ngayong araw. Lala Roque, GMA News.